Oh, yan mga kakwentuhan, oh, kasama natin ngayon ang ating bulinggit na anak na si Gea. Gagawa tayo ng video ngayon at ang pag-uusapan natin ay bakit nga ba hindi nagiging successful ikaw mga kakwentuhan sa inyong fitness goals? Ano ba ang pinakadahilan kung bakit hindi ka successful sa fitness goal mo? Ito ba ay may kinalaman sa ensayo mo? May kinalaman ba ito sa diet mo? Pero merong isang dahilan kung bakit hindi ka nagiging successful dito sa fitness goal na sinasabi na gusto mong ma-achieve sa buhay mo. At yan ay ang walang iba kundi yan ang pag-uusapan natin ngayong video edition natin na ito. Oy, Gea! Ano ba yan? Alright! So yan! Nandito na naman tayo mga kakwentuhan! Welcome back mga kakwentuhan dito sa channel natin. So it's been a while, simula nakapaggawa tayo ng video. So ulit, kung first time mo dito sa channel natin na to, then don't forget to hit that subscribe button para malagi kang ma-notify sa mga videos na ulit na i-upload na natin related sa fitness and health. Pati na rin dagdag kaalaman pagdating sa paghahawak, pagmamanage ng ating mga finances. Okay? So, kagaya ng pinag-usapan natin, sa intro, pag-usapan natin is, bakit nga ba hindi ka nagiging successful sa mga fitness goals mo? At lagi na lang puro, mga pangarap to. Okay? So, yun ang pag-usapan natin ngayon. Gea, why are you crying? Sali ka sa video ulit. Come here. Sali sa video ulit si Gea. Come here. Sali sa video. Ayaw, bad trip. Ina, sali mo sa video. Yeah, please. Video tayo, Gea. You know? Oh. Video si Gea. Ayun, look at yourself. There, look at yourself. Oh. Oh. Video si Gea, baby. Look at yourself. The... Huh? Video ikaw dyan, look. Oh. Video si Gea eh, oh. Look at yourself, Gea, dito, tinan mo. Ito, ito sa camera, yun, oh. Look at yourself, eh. Yun, oh. Look at yourself. Smile. Smile daw, eh. Smile. Smile daw, ikaw. Oh. Smile daw, ikaw. Smile, baby. Oh, smile daw, ikaw. May sumisilip na isang bulinggit pa. Oh, sali ka rin po sa'yo doon. Ha? Oh, stand up. Kabili, stand up. Stand up ka rin. Sige. Oh, ayan sila, nandiyan lang. Sali na lahat sa video. Ha? Ang mga bulinggit, sumali na lahat sa video. Oh, nakisingit na lahat. Sa video ang mga bulinggiters. No, Gea? Hmm? Sumayon sa video ito mga bulinggiters? Hmm? Gea, oh. Tira mo. Oh. Ayun na. Hmm? Gea. Oh, tama na. Enough na. Baba na ikaw. Sige na. Mag-video na si daddy. Bakit nga ba hindi ka nagiging successful pagdating sa fitness goals mo? At lagi na lang nagiging pangarap ito. Okay? Kagaya ng sabi ko, meron lang isang dahilan kung bakit hindi ka nagiging successful dyan sa fitness goals mo. At ano yan? Walang ibang siisihin dyan at isa lang ang kalaban mo, kundi ang... Sorry. Ang iyong sarili. Ang galing mo! Tama ka! Halika nga dito. Ikaw na mag-video dito, be. Tama ka sa sinabi mo. Tama siya. Walang ibang kalaban, kundi ang sarili mo lang, no? At kaya minsan lagi nating... kaya minsan madalas ay hindi tayo nagiging successful ay dahil sa mahina ang ating mindset pagdating sa... goal natin when it comes to yung fitness dream na gusto natin ma-achieve, no? But ang ibig bang sabihin nun, katapusan na ng mundo para sa'yo at hindi mo na ma-achieve ang fitness goal mo. Siyempre, hindi, no? Lahat ng bagay may paraan, lalo ng pag gusto mo, no? Kagaya nga na sabi ni Maestro Doc Wins Hipe. Wins, so para sa ito, ito ang mindset ng mga batang hipe. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So ayan. So simple na pananalita pero very meaningful, no? Ano nga ba ang dapat o pwedeng gawin para maging successful ka sa fitness goals mo?
So ito, no? Alam ko I have created a video already related to having a strong mindset on paano ma-achieve ang fitness goals mo. I made that video somewhere about last year, no? So kung hindi nyo pa napapanood yun, click mo tong link na to sa taas para mapanood mo yung video na yan. At it will give you a big help in terms of achieving yung mga goals na gusto mong makuha. But nevertheless, bibigyan kita ng tatlong dahilan para matutunan mo, para magkaroon ka ng matatag o strong na mindset para ma-achieve mo ang iyong fitness goals. So, number one, ito, first step is, kailangan, you need to be clear and exact doon sa end goal mo. So, ano ba ang pinaka-end goal na gusto mong ma-achieve when it comes to your fitness? Ito ba ay kailangan lang healthy ka? Parang ganito? Yan? Parang ganito? Pag sinabing healthy hindi naman necessarily aesthetically na maganda ang katawan. Pag sinabing healthy is yun nga, yung maganda lang yung when it comes to yung mga blood works, everything is at the normal range. So, yun yung sinasabing healthy. Ngayon, ang fitness... Tama na ulit. Patapusin mo muna si Daddy. Tapos mamaya, puri ko naman ang mag-video. Okay? Tapusin mo muna si Daddy. Wait lang. Okay, so yun yung una, no? Kailangan clear and exact yung goal mo. So, yan yung pinaka first step, which is yung end result. So, sabi ko nga, ano ba gusto mo? Healthy, ganito. O ano ba gusto mo? Yung mga lakatawan na parang Arnold Schwarzenegger. O tamang, ano lang, Derek Ramsey lang, pang sexy lang, no? So, ganyan. So, clear ka dapat sa fitness goal na gusto mong ma-achieve sa buhay mo, no? That's the first step. Ano ba yung second step para magkaroon ka ng strong mindset? So, ang second step ay, alamin mo kung ano yung biggest why mo o yung pinakadahilan mo bakit magusto mong ma-achieve yung fitness goal mo. So, ito ba ay dahil gusto mong maging papansinin ng mga tao sa paligid mo? Gusto mo ba maging internally maging masaya at maganda ang pakiramdam mo? Pangatlo is because dahil ba ayaw mo magkaroon ng high blood cholesterol o ayaw mo ma-hospital o ayaw magkasakit. So depende kung ano man yung goal mo. So dapat alamin mo kung bakit mo gagawin yung isang bagay at bakit mo gustong ma-achieve yung fitness goal mo. And dapat yung biggest why mo o yung dahilan mo should be strong enough para talunin lahat ng mga alibay na isip mo, alibay na ibang tao, at mga negatibong statement na lalabas sa utak mo at sasabihin din ng ibang tao sa paligid mo. Kasi kung ikaw ay matatalong ng mga negative mindset na yan at napakarami mong dahilan para hindi ma-achieve ang fitness goal mo, maybe dahil sa ang hirap-hirap naman ito, dahil ang hirap naman kumain ng ganito, ang hirap naman yan, ang hirap nito, then tama ka, hindi mo nga ma-achieve ang fitness goal mo. So always remember, yung biggest why mo should really be strong enough to battle all those negativity inside you and around you. Okay? So that's the second step. Alright, mga kawituan? Hala, Gaya! Ano na? Gusto mo na namang sumali sa video? Oli, come here. Come here, come here, come here. Let's go. Oh, ayan mga kwentuhan, nag-iiyak kasi siya. So, kaya gusto sumali sa video natin. Oh, watch ka na dito. Tingnan mo yung mag-inus camera. Okay. So, ngayon, ano ba yung pangatlong step para magkaroon ka ng strong mindset? So, simple lang mga friends o mga kakwentuhan. Para maging strong ang mindset mo, you just simply have to repeat first step and the second step. And that's it. Let's make it simple. Huwag na nating pahirapan ang sarili natin dahil kung tutusin na naman para magkaroon ng isang strong mindset, everything starts with us, no? Sa atin nagsisimula. Ulitin ko ang statement ng mga batang hipe, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. At isa pa, kung ano man ang iisipin mo, tama man yan o mali, tama pa rin yan dahil ikaw ang nag-isip. Okay? So, bahala ka na kung anong gusto mong ma-achieve sa buhay mo. You just have to make sure that your biggest why
is enough to battle everything para ma-achieve mo yung goal mo. Okay? So yan mga kwentuhan ng video natin ngayong araw. Sana may natutunan kayo. At kung meron man, ay please tulungan nyo kami. I-like at i-share tong video na to sa mga friends and family nyo para marami tayong matulungan. Okay? Hanggang sa susunod na video natin. Bye-bye! Okay, bye-bye ka. Bye-bye ka na po sa akin lang. Doon ako, tingin mo sa camera. There. Look at there. Oh, bye-bye. Bye-bye, Gaya.